Welcome back mga ka-toolbox! Sa video na ito, ay susubukan nating i-charge ang car battery gamit ang Snaddy Inverter. Isa kasi sa feature ni Snaddy Inverter ay ang built-in charger. Commonly, mga solar batteries ang chinacharge ng inverter. Pero ngayon, itry natin dito sa car battery. Hard starting ang makina nitong sasakyan, lalo na kung tulad ngayon na umuulan. So ngayon, tanggalin na natin ang battery. Mataas pa naman ang voltage niya, kaso malamig ngayon kaya mahirap siyang pandarin. Kaya kailangan talaga i-charge ito. Shoutout nga po pala kay Fishkeeping Channel at kay Sir Stephen Ray Orense. Shoutout din sa misis ko na naging cameraman ko sa video na ito. So bago natin i-connect ang battery, i-off muna natin ang inverter at ang solar charge controller. I-off na din natin ang lahat ng breaker. Ngayon, safe nang tanggalin ang solar battery at pagkatapos ay ilagay na natin ang car battery. Ngayon, on na natin ang inverter. Ngayon, check muna natin kung nasa DU priority ba siya. Ito ang DIY ATS natin. Dito sa ibabaw ay ginawa natin ang switch para sa battery charging. Kaya, i-on na natin. O
Okay, nagcha-charge na. Ngayon, i-on natin ang solar charge controller para ma-monitor natin ang voltage ng battery. Hindi na muna natin i-on ang breaker ng solar panel para DU lang talaga ang mag-charge. Try natin i-measure ang consumption ng inverter. Unahin natin sa output ng inverter. This time, may 6 na LED bulb ang naka-on. Ngayon ay sa input naman ng inverter. Ito ang pinagsamang current ng mga bulb at ng charging. So approximately, nasa 252.8 watts ang konsumo para sa charging. Note natin na ang battery voltage sa time na ito ay 13.4 volts pa lang. Ngayon, nasa approximately 13.8 volts na, pero ang current ay halos parehas pa rin nung nag-umpisa. After 1 hour, umabot na sa approximately 14.3 volts at napansin natin na ang current ay bumaba na rin. 14.4 ang battery voltage na nakaset sa inverter natin. Kaya, masasabi ko na almost full na ito. At dahil doon, nakapag-decide ako na itigil na ang charging. I-off na natin ang charging switch at i-off natin ang inverter pati ang circuit breaker nito. Ngayon, try na nating pandarin ang sasakyan. Yes! So, successful tayo sa pag-test natin. Napatunayan natin na pwede talaga pala siyang gamitin bilang charger ng car battery. So, hanggang dito na lang. Salamat mga katulbaks!